Para sa isang online petition, kung hindi magbibitiw sa pwesto ang mga mamabata sa nadadawit sa pork barrel scam na sina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla, dapat daw ipatalsikin na sila ng Senado. Suportado ito ng mahigit 14,000 tao. Balitang hatid ni Jam Sisante. Isang pahina ng mga pangalan. Ganito raw karami ang mga personalidad na may kinalaman sa di umano'y bilyon-bilyong pisong pork barrel scam ayon mismo sa tinuturong mastermind nitong si Janet Lim Napoles. Sabi ng kampo ni Napoles, kinukumpleto na raw nila ang ihahaing sworn affidavit ng kanilang kliyente. At tingin nila, dahil sa salaysay na ito, ay maaari rin gawing state witness at bigyan ng immunity si Napoles, kamukha ng ginawa kay Ruby Tuason na umami nag-ahente siya sa di umano'y scam. Isang page lang naman, maliliit na pangalan. Maliliit. Marami po, opo. Pero including the government officials. Siyempre lahat, karamihan ng government officials. She's not the most guilty, we're very sure of that. Kasi, Sinapoles. Opo. Number one, if you look at the COA report, ang COA report naman kasi stated that there are 84 NGOs used for the PDAF scam. She only, 10 were only attributed to her. Pero hanggang ngayon, wala pa rin formal na motion ang kampo ni Napoles. Hahayaan muna daw kasi nila ang DOJ at NBI na i-evaluate ang initial na affidavit na isinumite ng itinuturong utak ng scam. Tapos na ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ang gusto ng ilang senador, makita ang listahang sinasabi ng kampo ni Napoles. Ayon sa liderato ng Senado, pwede nilang utusan ang DOJ na ilabas ang listahan ng mga mambabatas na di umano'y nakatransaksyon ni Janet Lim Napoles. Pero wala pang kasiguraduhan kung gagawin nga nila ito dahil hindi pa inaanunsyo sa ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee kung muli nilang bubuksan ang kanilang investigasyon sa pork barrel scam. If the Blue Ribbon Committee decides to reopen the investigation and the Blue Ribbon decides to call back Secretary De Lima, the Blue Ribbon Committee and any Senate committee has the power to compel the production of documents. Sagot ni De Lima, bagaman naaayon sa batas kung gagawin ito ng Senado, aapila raw siya na hayaan na lang siyang gawin ang kanyang trabaho. Pero kahit wala pa ang listahan ni Napoles, gumugulong na ang reklamong plunder laban sa ilang individual, kabilang sina Senador Bong Revilla, Jinggoy Estrada at Juan Ponce Enrile, na pinag-resign ngayon ng 14,000 taong naghain ng online petition sa change.org. Iisa ang sagot ng tatlong senador, hindi sila magbibitiw. There were 18 million Filipinos who voted for me in office, and I cannot abandon them. Why are they judging us? We have not been tried. How do they know that we're guilty? Siguro antayin na lang natin pag guilty na kami talaga, no? Kung ano man na maging hatol sa atin, I will accept. So, basta ang hiling ko lang sa lahat, yung trial by publicity, please. Maawa naman kayo sa pamilya namin. Hirit na mga pumirma sa petisyon, bakit hindi na lang daw sila sibakin ng mismong Senado? Sagot naman ng liderato ng Senado, hindi daw ito maaaring basta-basta na lang gawin. We cannot simply pass a resolution expelling them. No, that is not the process. Resignation is a matter of personal decision on their part. Otomatiko raw na masususpinde ang tatlong senador, oras na maiakyat na sa Sandigan Bayan ang reklamo. Jam Sisante, GMA News.